So now with this Eve, makikita natin na lineup na meron yung RSG. It's more on the orange buff muna para sa TLPH. Parang pinaparamdam dito ng RSG Philippines yung ginawa ng Team Liquid PH kahapon na first ng side ng TLPH si Light and then dito for the vision ni Boraswell ay ready na rin. Pero sa side pa rin makakakuha dito ng pakong. Uy, pero ngayon si Nibor naman lilipad. Itong si Sanji. At nakakuha na ng kill dito ang Team Liquid PH habang pasok na naman. Napaganda final slash na simulan sa Unford at siya rin natatapos doon sa buhay ni Aqua. So 2-0 na agad para sa TLPH at sinisimulan pa nga dito ni JP na palayo pa sa ilalim ng Tori. Sinasabi natin, hala pa, man. Aga ng lima dito si Light nakakita. Pero si Sipa pa rin, flicker at magsushoot po out. Mukhang mababaliktad pa nga pero yung alam si JP ay napatay na nga dito ni Aqua. Si Sanji naman medyo masasaktan doon sa real world manipulation. Ni Sanji, yun talaga yung kailangan mong sagutin. Pero may sagot ata dito ang Team Liquid. Implosion para kay JP. At dahil dyan, tatargetan na nga dito si Iradi na makakatakas pa. At pwede pa yata ang diretsuhin. Dahil ginamit na rin yung conceal sa salubungin yata. Dito napupunta ng mga players. By the way, habang nang ina-explain natin yung real world manipulation, nakuha na pala dito ng TLPH. Yung Turtle, Sir T. Eagle. Para lang i-zone. Ito na yung real world manipulation na sinasabi natin at napalayo yung Sipa doon kay JP. Kaya naman mabibigyan dito ni Irad. Ay data may ipit, kaya lang nandun yung saktong guiding wind. Oo, eto na si Sanford. Si Sanford ang nasa harap. Kaya naman si Aqua, biglang nagitik. Kaya si Sanford mapatay na rin. Napakita piercing doon para kay Kusei. Si Sanford tumawala ng buhay. Si Sanji ganun na rin. Pero lalabanan pa rin. Dito ng RSG, Iran. Kompleto mga kids. Available din ang mga flickers and purify from Benny. So yun, ay burst. Oh! Magiging call implosion! Tatlo sana itatamaan, pero dalawa na flicker out yung isa. Ginamit na rin yung circling eagle. Sino target nila? Papasok na rin dito yung real world manipulation. Apat na players dito ang humabol kay Sanji. Pero may sagot dito na paggamit na for Sanford. Meron pang vengeance para sa kanya. Killing spree na para kay Iran. May kita double kill para sa kanya. Oh no, tatlo bumagsak. Habol na naman dito si Nibor. Very cute. Kailangan kumakas. Meron pa naman siyang purify dito. Pero nakipag-normal. I think na nakikita na ng RSG Philippines no, yung downside ng ganito klase ay mula si Team Liquid PH. Ayun na naman si JP na si Ipa. May final splash para dito kay Sanford. Si Sanji pumasok na rin. Very cute. Meron free hit na maganda basic duet para kay Kusei. Nandito sa likod. Nandito sa likod at meron sa harap. Oh. Si Iran ay unstoppable na. Ang dami nangyayari. Si Kusei ngayon 1v1 sila ni Sanford. Alis mo na dito si Kusei pero nandun yung BMI. JP. Oh, tsaka siya talaga yung kailangan maging matapa kasi may hawak yung kalasag. Ayan na yung kalasag na sinasabi natin. Implosion, tinawag na. Si Zaida makakakuha ng kill at papasok yata mga players. Double kill para kay Zaida. Shadow kill. Si Light sigla yata mawawala. Triple kill na. Ang natitira dito para sa RSG, ha? Is this it? Mukhang endable ba? Ang call na TLPH. Ginamit din kasi yung kanyang blaze duet pero meron silang minion wave. Meron silang minion wave pero may si isang minion. Si yung TLPH. At si Benny Cutie, tumatower lock lang. Kinakalbot lang yung base dahil TLPH para sa game number one. Despair that I see the fondest hope. Masyado tayo. Parang nalungkot ako. Medyo nalungkot ako. Medyo nalungkot ako kasi side ng RSG. So si Sanford ay nakaabang para sa pukpukan na mag-aganap. Ginamit din yung Earth Shatter pa nila rin. Yung Eternal Guard, meron din pagbidaw. Doon, ang naking Glorious Pathway. Yung Divorce 3 down. Ganun naman si Sanji. At tignan na wala si Zaida sa mapa. Natunaw kagad mula dito kay Aqua. Ngayon, si Irad. Hindi pa naman kuha yung pagong na yun. Habang si JP nakakuha ng isa. Nakadalawa na kagad. Si Daddy James hindi lang sumama. Isipa doon. And triple kill para sa Oyabak. Habol pa rin dito si JP. Ay, at Aqua 1v1. Makakamainyak pa ata. Beautiful. So, ay one death na si Kusei, by the way, sa ating game. So ito na may mga pokes. Pero pag Sipa, matatarget na lock pa. Ay, dito ay na RSG, nakatakas pa nga yung iba bababike. Side down with a shadow kill. At naputay na nga, nabaliktad pa. Dito na TLPH, hinahabol. Hinahabol dito. Si Nibor, hinahabol ni Nibor si JP. Pipigilan nila yung kabayo, pero may revitalize yung kabayo. Ay. Kaya naman buhay pa rin yung kabayo. At si Nibor pa nga yata ay matetegi sa moment na to. Si Nibor napakakuna. Ito yung platito eh. Di ba nga may mga ganun kapag may sama ka ng loob, maghahagis ka ng platito, pero may si Matay na gamit, purify na gamit na. Pero masakit yung mga fracture, by the way, dito na Irada. Pero nasagot ni... Ay. Moment na may pagpasok na gagawin ng RSG. Pwede yung ipop ito. Din yung kaltok mula dito kay JP habang si Nibor nagalit si Nibor. Oo, nagalit din dito yung side ng TLPH. May sagot sila na Eternal Guard. Zaida. So si Nibor maging target nila habang si Sanford ginamit yung flicker sa may patalikod. Si Nibor rin nandun pero makukuha pa rin ang RSG Philippines dito yung turtle habang pasok ka ni si Kusei. Sanford three down. Meron pag free hit. Pero look at Zaida. Si Zaida yung target nila at siya kung pumasok din talagang makakasipa. Ay, ayan na! Speaking of kung pumasok
pumasok. Napaganda po fracture dito para side ng RSG Philippines. Kumakatok at nagpaparamdam dito sa may top lane yung kanilang Lord. Pero FG, kasi kung hindi pa, huwag muna tayong sumama. Kasi yung sinasabi natin, by the way, at para sa iba yata manggagaling, ito na yung setup lane na gustong gawin ng TLPH. Ginamit na yung Glorious Pathway. Si Very Beauty yung target nila. Kaya pala nagaling dun sa may madalikod. Pero may sagot lang naman kasi makusi-kusi. Pero si JP na shutdown na at ginamit pa nga yung Psycho na Zaida. Huli ka kayo! Mula sa RSG Philippines, kakayanin ba dumipensa ni Sanji? Kakayanin ba ng Team Liquid? Naku, hindi pa tatamaan, hindi pa makilim yung minion. Pero wait lang! Wala minion! Wait lang! Wala minion! Pero ito na tumating! Tatapusin na nga ng RSG Philippines! Game 3 agad! Open pa din yung Arlo. Nabigla ako sa 1-1. Natagal natin yung... Kaja. Ayan, I have my reservations with this 1-1 pick. Nakasilip lang si Nibor. JP, naghahanap din ng kanyang CC-file. Parang ito na, nagbabalik si RJP, ha? Oo, wala pa siya siba. Level 3 pa lang. So, Books, ang ginagawa dito dapat kay Iranda. Pero mapasok ulit si Sanford sa kanyang Desert Tornado at ginamit ng Rage Sandstorm. Oy! Pagkatapos ng disyerto, ipinalamigan, pinilayuhan, at nakasiba na nga dito. Si Sagot nila kung kaya na sagutin. At speaking of sasagutin, hinahabol na dito ni Jose. Oop! Si Zaida. Halaga! Parang Uncle Breaker! Uncle Breaker! Pero mapatay pa rin sa kamay dito ni Jose. At kaya, ang gagawin dito ng RSG, nakita si JP, nag-flicker in si Light para gamitin yung kanyang divine judgment. Pero buhay pa rin at nagamit pa yung shoot po. Habang nila si Very Cutie, lumilipad na yung Bagyo! Signal number one yung nakita natin ng moment na yun. Pangalawa ba? Ginamit na rin dito yung Ranging Storm ni Aqua gamit ni IMU. Jose is gonna be down. Gamit-gamit yung Shadow Kill. At samahan mo pa ng isa. Aqua patay na rin! Hindi nagamit. So by the way, Very Cutie is at 3-5. Pero pagsipa, by the way, kay JP, habang in-explain natin mga nangyayari si Nibor. Mabibili talaga tumakas sana pero hindi na mapayagan pa. Bila bumubulusok yung Rumaragasa. Ito Rumaragasa na talaga. At si Ako hindi na makakatakas pa. At hindi nila papaalisin si Irado. Oh no! Kumpulan sila. Alam nila na may magsiswing dito. Si Salvo! Na-attack! Nakita doon yung nag-ano. Walk in the park. Pero nga makakatakas pa. Ginamit yung ultimate. Pero pagsipot na, baliktad na naman. Nakabuo! Si Nibor! Pusin yung buong episode ng episode. Wait lang! Kasi natapos na yung pagsakal. Buhay pa rin! Buhay ang bata! Hindi buhay si Daddy JP! Ang patay pala dito is gonna be the boar! Kaya pa, bumili na rin ang Winter Crown. Itong si Sanford. So ready siya. Any moment na pwede siyang dumamba. At ito na kayo pagdampan niya! At pumasok na ka ni Jay Sandstorm. Diretso paggamit doon ng Frigid Creature. Iradgut's gonna be down. At mukhang dediretso. Hindi na mga players sa si JP. Si Bob! Paisa-isang gumagawa ng kakaibang malaimpaktong technique ang mga players nila ng TLPH. At unti-unti na rin mawawala ang ilan sa mga players. At kita natin ang recall. At kita rin natin para sa ating serye. Naramdam ang lakas ng TLPH!